Good morning guys, Jazz Adventure. Nandito kami ngayon sa Lugait, Iligan City. So nakita nyo ngayon, naka-PPE ako kasi nandito ako sa labas ng pantalan. So naglo-loading kami ngayon ng simento dito sa Holcim Philippines. Yan yung aming barko. Ayan, dito na ngayon kami sa Mindanao. So malon siya. Makikita ko sa inyo yung sitwasyon dito sa pantalan. Kung nakikita nyo yan guys, yan yung isang barkong kakandak lang yan, isang oras. Yan yung MV Don Lorenzo. Tapos dito nasa Lugait side yan sila. Tapos dito yung MVG nasa pierhead. So kapag sa pierhead, sasalubungin mo talaga yung malalaking alon. Kaya o yan o, napakaalon dito. Mabangga yung MVG sa depensa. Tapos nandoon naman sa kabila, nandoon naman yung isa pang barko na MV Star Sabang. Ayun. So nandoon sila, kumakarga sila ng loose bag. Yung hindi nakasling yun, yung kinakarga nila. Tapos dito sa amin yung nakasling. At dito naman sa kabila ay nakasling din yung karga ng Don Lorenzo. So pagkipagita ko sa inyo yung kanilang ano, yan siya. Ayan. So ito yung Holcim Philippines dito sa Lugait. Yan siya guys. Mukhang kaparehas din siya doon sa Apo, doon sa Naga City, Cebu. Pero malaking kumpanya din yan. Ayan. Yung kaibalan dito ay maalon dito kumpara doon sa Apo na medyo hindi doon maalon yung tubig. Mas madaling magkarga doon kumpara dito. So ito yung kanilang Pier 1 at doon sa dulo ay doon sa kabila ay ang kanilang Pier 2. Magkikita nyo doon, mayroon ding barkong nakadak doon sa kabila. Yun. Yun. So tingnan nyo guys. Oh. Yan. Yan guys. Ganyan kaalon yan guys. Tapos nagkakarga. So mahirap. May nahirapan yung operator. Nang isang gabi ay nag-surrender nga siya, hindi niya pinilit na magkarga kasi sobra talagang lakas ng alon. Ayan. So yan, dinideliver na truck tapos binababa ng forklift. So yung next voyage namin pala guys ay Iloilo City. Kaya excited na yung mga Ilonggo boys, Dilimbiji Ilonggo boys kasi makakauwi sila ng libre. Iloilo City yung biyahe. Ayan. Ayan guys, grabe yung alon. Mahirap mag-control kasi sling. Ayan oh. Delikado. So kailangan yung PPE talaga pag lumabas ka ng pantalan. Dapat naka-PPE para safety ba. Yung isa namin kasamahan na si Tana kasi crew pa naman siya pero lumabas siya naka-chinelas, naka-shorts, naka-t-shirt, tsaka naka-helmet. So, pag-dock dito ay nag-safety meeting kami pero marami talaga yung siguro hindi na nalimutan o ewan ko lang. Marami talaga yung hindi sumusunod sa safety meeting. So, sa kanila na lang yun kung madisgrasya sila eh. Wala na sila sisisihin kasi hindi sila nag-follow ng safety instruction. So, ayan guys. So mga 2 days, estimate ko 2 days siguro, bibiyahin na rin kami. Yung operator pala si Aging yan. Yung na-videoan ko dati na namimingwit ng danggit. So yan guys, yung update dito sa Lugait City, Iligan. Ano? Kapit pa ito, kapit. Ay! Nakita nyo, yun yung update dito sa Holcim dito sa Lugait. So kapon pumunta pala kami sa Iligan City pero hindi ako nakapag video kasi full memory yung cellphone ko, saka hindi ko pa alam yung pasikot-sikot doon. So namalingke kami doon kapon. Yun lang muna ngayon guys yung update dito sa unloading namin dito. First time pala namin dito guys kasi yung MV Horizon na binalik doon sa Zamboanga kasi baradero na.
So kami yung pumalit muna sa kanilang biyahe. So salamat sa panonood guys. Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you.